Yan, may development po kaugnay sa pamamaril ng sumpak at pagpatay sa 4 na taong gulang na lalaki sa Mandaluyong noong bisperas ng bagong taon. Hawak na ng pulisya ang suspect. Umami na suspect sa nagawang krimen. Alamin natin ang ipapang update mula kay Mav Gonzalez. Mav? Joel Susan, hindi na nga inabot ng 4 na taong gulang na si Rangelo Nimer ang 2013 matapos siyang tamaan ng sumpak noong bisperas ng bagong taon sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. 4 na tama ng bulitas sa ulo, braso at katawan ang pumatay sa kanya. Ngunit naibsa ng kaunti ang sakit para sa pamilya niya. Matapos nga mahuli ang suspect na si Emmanuel Hanabon alas 7:30 kagabi sa mismong bahay niya. Ayon sa suspect, gusto raw talaga niyang sumuko pero natakot daw siyang kuyugin ng mga tao kung lalabas siya ng bahay. Kwento niya, lasing siya ng aksidente umano niyang naitulak ang sumpak. Nagulat daw siya ng pagputok, tigla na lang bumagsak yung bata. Niyakap pa daw niya ngunit sa sobrang gulat niya, nagtatakbo na siya pauwi sa kanila. Sabi naman itong suspect, pinagsisihan niya ang nangyari at ang tanging giling niya, mapatawad siya ng pamilya. Hindi naman nga napigilang mag-ngit-ngit ng ama ni Rangelo nang magkita sila sa presinto ng nakapatay sa anak. Porsigido si Ryan Nimer na ituloy ang kaso laban dito kay Hanabon. Nakatulong ngayon sa Mandaluyong Police Headquarters ang suspect na maaaring sampahan ng reklamong homicide. Nakaburol naman ang labi ni Rangelo sa multi-purpose hall ng barangay. Lumuwas pa nga mula na ikavite ang ilan niyang kaanak at ayon sa tiyuhin ni Rangelo, maraming bumibisita sa burol dahil likas na pala kaibigan ang kanyang pamangkin. Pagkatapos nila magsampa ng reklamo ngayong umaga at ayusin ang mga papeles ni Rangelo, iuuwi na siya sa Naikavite para doon siya ilibing. Samantala, ngayong araw naman, i-inquest din ang suspect. Joel and Susan? Maraming salamat, Mav Gonzalez.